to my channel. It's me again, your OFW Pinay Nanny. Maiksing video lang po itong gagawin ko regarding lang po ito sa nangyayari sa Saudi ngayon. Yung between Saudi, Iran, and Yemen. Nangyayari kasi ngayon, ang balita, kasi sa napanood ko, umatake or binomba na naman ang Saudi ng Iran, ang sabi Iran, pero inako naman ng Yemen na sila ang may gawa. Pero hindi naniniwala ang Amerika or Saudi na Yemen ang may gawa, kundi Iran ang may gawa nito. So sa mga kababayan ko, mga kamag-anak ko, alam ko marami akong kamag-anak na nandiyan dyan sa Saudi, lalo na sa Damam. Konting ingat lang po kayo dyan. At lalo na po dun sa partner ko, sa asawa ko, sa Riyadh, ingat ka, konti, extra ingat, kasi hindi natin masabi kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. So yun, sana nga walang mangyaring paligtan ng ng Iran or ng Saudi, kasi ang sabi ng Iran, kasi ang Amerika nagpadala ng troops sa Saudi. Tinulungan na ang Saudi ng Amerika. So sabi ng Iran, magdahan-dahan ang Amerika kasi hindi kami papayag na dalhin yung gera sa lugar namin, kundi kami ang magdadala ng gera sa lugar nyo, which is sa Saudi na. So, nakakatakot po yun. Kaya mga kababayan ko sa Saudi, mag-ingat po tayo lahat. At sana po, pero kasi narinig ko naman sa news na ang sabi sa karamihan is okay naman daw sila doon. Pero kasi ako sa side ko, last year nung nandoon kami, nung parang may mga pasabog-sabog, ako mismo naka-experience ako ng pasabog malapit dun sa lugar na tinitirhan namin, which is sa Riyadh, sa Mayulaya. Malakas po yung putok. Umalog nga po yung taas, yung bubong ng bahay ng employer ko. So yun, nakakatakot, pero sana maging okay po lahat ng mga Pilipino, mga OFW sa Riyadh. So yun, isingit ko na rin po regarding po doon sa Department of OFW. Sana po maaprubahan na po yun. Kasi po, alam kong papasa po ito sa Congress. So, ang problema lang po sa Senado, baka harangin po. Sana po sa mga senator sa Senado, sana po is ibigay nyo na sa amin bilang pamasko po ito sa aming mga OFW. Kasi, kagaya po ako, wala na po akong agency. At first, oo, noon may agency ako, pero ngayon kasi na since direct na po ako, kaya hindi na po ako dumadaan sa agency sa tinagal-tagal ko na po kasi dito sa amo ko. Almost more than 6 years na ako. So, kumbaga, sa tuwing uuwi ako, pabalik ako, hindi na ako dumadaan ng agency. So, sana po sa mga senator, aprobahan nyo na po. Kasi ang sabi po, by December, aprobahan na po ito. Pamasko nyo na po sa amin ito, ng mga na OFW sa amin. Malaking bagay po, malaking tulong po ito para sa amin. Lalo na po yung mga marami pong problema sa na nasa Middle East. Kagaya mga kasamahan po na nasa mga disaster area po. Sana po. Yun. So, dito na muna. Magtatapos sa susunod na video. May gagawin pa akong video ulit. So, update ko lang po kayo regarding po sa nangyayari sa Saudi, kasi panay naman po ang tanong ko sa employer ko, kasi since taga Saudi sila. So, tinatanong ko sila kung anong balita. So, sabi naman nila, hindi natin masabi. Mag-aano lang tayo. Magkikibalita din tayo since nandito tayo sa Amerika, sabi ng employer ko. So, sana walang war, walang gulo talaga, malalang gulo na mangyari. Kaya sana magdahan-dahan din ang Amerika. Para kasi, ang gulo talaga. Okay, so bye. Dito na muna. Putulin ko na muna ito. Sa susunod na video ko na lang po. More updates na lang po. So, just subscribe my channel. Click the button. And comments po. Doon sa gustong may tanong, just comment below. So, bye. Again, this is your Pinay OFW. OFW Pinay Nanny. Bye.